arms close. Your love is greater. Your love is greater. Your love is lighting up the darkness. Fear is scattered and my worry quits. Your strength is rising in my weakness. How could I deserve a love like into my battles. You speak your purpose in the panicking. Your glory shining like the morning. How could I deserve a love like this? How could I deserve a love like this? Every voice tonight. I'm trusting you, I'm laying down the lies. Open up my eyes, letting you change everything. When I give up, you give me life. Good afternoon! Baka gusto nyong humarap, tayo-tayo lang to. Sige na. Kami lang to. Come on, come on, come on! You're glorious.
kayo dito sa... Wala namang aircon. Oh. Ayaw nyo? Okay, upo na dito. Ayaw nyo dito sa gitna? Dahil dyan, unahin na natin dito. Total 50 seconds na lang. O, sinong gusto nyong i-volunteer? Ay, may nakita ko. Congrats. Mukhang nakapag-enroll ka na ng third year. Second year, second sem. Ayan. Hello, guys. Ako si Ate Mel. So, ang gagawin natin today ay i-volunteer nyo yung pinaka sa tingin nyo makakasagot nitong tanong ko. Next. Ayan. Alam nyo ba, sold out yung ano natin, yung glass, tawag dito, ano tawag dun? Yung question natin sa labas. Ang tanong kasi dun, paano ba magmahal? Sa tingin nyo, may sagot ba kayo dun? Alam nyo yung pinaka-funny na nabasa ko dun? Ito ah, basahin ko. Asan na to? Kung ang tamang pamunas ng puwet ay tissue, I miss you. Ha? Yun ba yun? Okay, Monica. So, ito talaga yung question namin for you. Paano ba magmahal ng hindi nasasaktan? Joke lang. Hindi, iibahin ko yung question for you. Ito. Para sa'yo, ano ang tunay na pagmamahal? Siguro po for me love is sacrifice. Because just like what Jesus did for us when He died on the cross. Because He loved us. And that what makes us here today. Wow! So sa Kanya daw, yung pagmamahal ay sacrifice. Okay, sino iba volunteer natin dito? Yung pinakamaaga today na dumating. Sino? Okay, si Princess daw. Okay, tayo ka naman, Princess. Sige, harapin natin sila. Kaya nga pinaharap ko kayo para makita ka nila eh. Ayan. So, Princess, anong school ka? MCMP. Anong course mo? Nursing. Year? Fourth year. Feeling ko masasagot mo to. Hindi naman to math. Okay. So, paano mo pinapakita ang pagmamahal mo sa isang tao? Siyempre, curious tayo, di ba? Martas tayo today. Sige. Saying I love you daw. Nahiya pang lagyan ng tono eh. Okay. So, siyempre, si Ading, tahimik lang siya dito, pero nakangiti siya kanina. Ading, anong pangalan mo? Giancarlo po. Harap ka sa kanila, Ading Giancarlo. Anong school mo, Giancarlo? UCV po. Anong year tsaka course mo? Electrical Engineering po, fourth year. Fourth year, wow! Grabe ah. So ang tanong ko sa'yo, actually yung nauna. Para sa'yo, ano ang tunay na pagmamahal? Ang tunay na pagmamahal po ay mahanap lang sa kay Lord po. Ilang po. Napaka-Christian naman. Mahahanap daw kay Lord. Okay. Sinong i-volunteer natin dito sa mga ano? Ading na nandito sa likod. Tanungin natin yung ano? Yung mga hindi tumitingin sa akin. Yan. Okay. Siyempre, dahil siya yung naka-glasses. Oo. Malay mo, nakikita mo talaga yung totoong pagmamahal. So, para sa'yo, ano ang tunay na pagmamahal? Tayo ka dito. Anong pangalan mo muna? Saan ka nag-aaral? Anong grade? Tapos, para sa'yo, ano ang tunay na pagmamahal? Para sa'yo, ano ang tunay na pagmamahal? Tapos, say your name, school, tapos grade. Sheesh. Hi, guys. Ako si Terdy Kubakob sa Tugsay, grade 11. Woo! Sheesh. I think ang love is
ano siya. Sabi kasi dun sa, uy, si Jem, anyway, dun sa isa naming subject, nasa isa naming subject na ang love natin is hindi mag-waver kahit sa paglipas ng oras. So kahit, so masasabi mong pagmamahal siya na, kahit maglipas ang araw, nandun ka pa rin sa kanya, nagmamahal at nagke-care para sa kanya. Omsim, guys, omsim. Omsim! Grabe, ang dami niyang fans. Feeling ko mamaya itatag na siya tapos ipopost na sa IG o kaya sa Twitter. Ayan. Alam niyo ba, meron pang isang nabasa ko sa likod kanina. Share ko sa inyo kasi nabasa ko to. Sobrang nakakatawa. Sabi niya, kung ang English ng upuan ay tubig, tapos nakalagay dun sa ilalim, anong nakalagay? Sinong tumatawa dyan? Yung naglagay, sabi niya, I miss you. Diba, paano ba magmahal? Tapos, saan dun? Paano? Hindi ko mag-gets. Grabe, iba na talaga yung generation nyo ngayon, no? Anyway, I think meron pang isa. Can we get one more before we go in our worship? Mga walang tumitingin sa akin, no? Ayan. Siyempre, isa pa. Okay, anong pangalan mo, Ading? Laisha po. Laisha. Tayo ka, Laisha. Ayan. So, ang sagot nila, nahahanap kay Lord. Yung sagot nila, Sana to? Ayan. So, sa'yo, paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa ibang tao? Tatawa muna siya bago siya, Paano mo pinapakita yung pagmamahal mo sa ibang tao? First thing first, ang ginagawa ko po is what I do for them is I look for their personality first. If they were a caring, loving person, and you know that sometimes very a little trusted person ako sa isang friend ko or ibang tao. And yes po, I had one friend also na that I cared for her, buti she was there for me and love ko din siya. Then also, na hindi ko din yung mga nakilalang tao, love ko din sila lahat. Wow, be there, still care, be trustful, grabe naman! Okay, syempre wag natin tong patapusin tong question and answer portion na to. Na hindi natin natatawag yung ating, ayun! Edison, huwag kang tumakbo! Para sa'yo, ano ang tunay na pagmamahal? Yan! Hi guys, for me, ang true love is, you're loving someone without expecting something in return. You know? Parang love that is unconditional. Grabe, may nanalo na talaga. Ayan, so let's all stand and we pray. Tapos as we call the music team to lead us into worship. Lord, we thank you, God, for today. Lord, we thank you that we can really worship you in this manner without worrying of our past experiences this day. God, I pray for these students, God, that they will have a fresh encounter with you. Lord, we declare, God, for your revelation and presence to be here as we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Possibilities, showing off your expertise.
There's no one that compares to you, to you. You're breaking all the boundaries. You promise our reality. You make us live and move like you. Dance and normal love in the morning light. This power when we do. Wonders every day tell of all that you do. Oh, 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 oh. Your miracle, miracle. Oh, 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 oh. Jesus, your miracle. You're taking all our unbelief, calling us to stay sincere, shaping us to be like you, dance and come alive in the morning light. There's power when we do wonders every day. Tell off all that you do. Whoa, oh, oh, oh. Your miracle, miracle. Oh, 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 Jesus, your miracle. Whoa, oh, 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 oh. Your miracle, miracle. Whoa, oh, 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 oh. Jesus, your miracle.
Di ako magkukulang pinaimlay niya ko sa lutiang pastulan inakay niya sa tahimik na batisa pinanunumbalik niya ang aking kalakasan pinapatnubayan ng bawat hakbang di ako nag-isa aking kalakasan ang aking patnubaysan ligtas ng katuwiran upang niyang itataas tungkod niya't pasto na ang aking matibay na sanggalang sabay-sabay natin awitin Yahweh 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 pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y manana, Yahweh, 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 Yahweh. Lipis ng kamatayan takot ay walang lugar sa pusong may tiwala dumaan dumaan man ako sa lipis ng kamatayan takot ay walang lugar sa pusong may tiwala dumaan man ako sa lipis ng kamatayan takot ay walang lugar sa puso may tiwala ikaw ang aking tagapagligtas ikaw sa akin lahat-lahat Panginoon ikaw sa akin ang lahat-lahat sabay-sabay natin awitin Yahweh Yahweh Yahweh, pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 ikaw ang aming Panginoon. Kahit kami dumaan man ako sa lipis ng kamatayan, takot ay walang lugar sa puso man.
ay tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Yahweh, 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 Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan, Yahweh. Sa'yo ako'y mananam. Amen. You know, that sentence, sa'yo ako'y mananahan. You know, while we were singing that kanina, I was reminded na I was one of God's children na, you know, I chase sunset just to talk to God. I chase sunrise just to talk to God. Kasi mas nafe-feel ko yung presence niya pag alam mo yun, pag may view, ganun. Pero dun sa kanta, sabi, sa'yo ako'y mananahan. Even when I chose to pursue this fellowship with God, you know, sabi sa verse, the Lord knows those who are His. We love because He first loved us. Ibig sabihin, hindi tayo yung unang pumili sa Kanya. Siya yung unang pumili sa atin. And even before you knew that you already love God, that you have been in love with His words, with His goodness, with His blessings, with His presence, even before we do it, before we chose to do it, God loved us first. God loved you first. Even before you choose to attend youth service, even before you chose to pray, even before you chose to read your Bibles, God already decided to love you nonetheless, to love you unconditionally, to love you with the life of His Son, Jesus Christ. And so, di ba, when we realize that, we just can't help but have this gratitude, a thankful heart. God, how could you choose me? I'm a sinner. God, how could you choose me? I fail, I fall short. But you know what? God's love, it's unending. It's, alam mo yun, hindi mo ma-measure eh. Pero yun si God eh. Ganun si God sa atin. And realizing that, you know what? We can just have this thankful heart and talk to God right now. Let's pray. Lord, we thank you. We thank you, God, that even before we chose to love you, even before we chose to spend time with you, even before we chose to do things for you, God, thank you that you have chose us first, that you have loved us first, that you have set your eyes upon us and loving us the same, even when we fail. And so, God, I pray for the students that you will open their eyes and their minds and their hearts, God, that they would feel, they would see, they would know with all their hearts, with all their soul, with all their minds, that they will love you because you have loved them first. Thank you, God, that we can enjoy not just this February season, but we can enjoy every day of our lives the love that you have done and given for us. Thank you, God, that we can just praise you with all our hearts, with all these songs of praise, with all this great and excellent place. Nothing compares to the love that you have given us. And so thank you, Father. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us. Thank you, Holy Spirit, that you are with us and not against us. Thank you, Lord, for this day. This we ask in Jesus' name. Amen. Good evening, Every Nation Campus! Grabe, no? Parang nahuhulog yung bangka kasi nandito lahat ng mga tao.
But anyway, I'm Ate Mel. I'm one of the campus missionaries here in Every Nation Campus Tugigaraw. Ayan, madalas nyo na akong makita sa MCNP, sa USL, dyan sa paligid kapag nagbabike ako. Baka nakikita din tayo dyan sa mga bundok kung namumundok din kayo. Anyway, so do we have our first-timers for today? Can you raise up your hands? Mayroon ba tayong first-timers? Wow! Ayan! Tayo ka naman, Ading! Bibigyan ka namin ng palakpak. Sige, sige. Ading, tayo. Ayan. Anong pangalan mo? Lester? Jester? Ayan. Saan ka nag-aaral? CSU. Wow! Palakpakan naman natin ng mga taga-CSU. Holiday ngayon, pero nandito kayo. Hindi kayo nag-uwian. Ayan. Palakpakan ng ating mga sarili. Okay, so we would like to welcome you with our limited edition pen. You are here in Every Nation Campus Tugigaraw, and what we do is leadership, integrity, faith, and excellence. Ayan. Actually, may sobra ba tayong chocolate dyan? Pwedeng pakibigyan natin yung nag-invite sa kanya para naman pampalubag loob na, ano, na holiday today pero nakapag-invite siya. Ayan. Sino nag-invite sa'yo pala, Jester? Ikaw lang din? Ay, buti na lang para wala tayong bibigyan na chocolate. Okay. Ayan, so right now, we are starting a new series. Grabe no, nahuhulog talaga yung bangka. Dito nga ako. Ayan, so we are starting a new series. Love Like This. Grabe no, ang saya. Ang cute ng song. Song daw yung title. Familiar ba tong title sa inyo? Love Like This is when we do this series, we will be able to have a deeper understanding and wider perspective and a desire to live out this well-known verse na pag-uusapan natin today. Alam ko, for some of you, memorize nyo to since birth. Char. But anyway, not only by memorizing and being familiar with it, but by carefully looking, dissecting down, and expounding the biblical truths we can glean from this verse. So, our preacher for today is a man of God. Grabe, I look up to this person. Alam nyo, nung Tuesday, side comment, nung Tuesday, nagpunta kami ng Santiago. Tapos, we were gathered sa staff sa Victory Tugigaraw. Tapos, sobrang tawa kami ng tawa pagkasama namin to. Hindi ko alam, nandun yung grace ni God sa kanya na meron siyang sense of humor. But for sure tonight, he will have the sense of desire and passion to preach for us our first installment of Love Like This. So wag na nating patagalin si Kuya Matthew Tungpalal. Gusto ko yung segue na yun. Solid yun. So hello guys, good evening, good evening. Pakibati naman ng inyong mga katabi na magandang gabi. Yan, pakibati naman. Especially kung ngayon nyo palang sila nakasama. Hello, welcome sa ating mga bagong attendees. And congratulations sa bawat isa sa inyo for being here, for making sure na we enjoy our Friday habit kahit sobrang holiday ngayon. Nandito pa rin tayo ngayon. Palakpakan nyo naman yung mga katabi na nandyan. And this week, we're going to start our brand new series called Love Like This. Ayan. Love Like This. Ngayon, lahat tayo, parang kanina nung tinatanong, we all have our ideas of what love is. We all have our ideas of what love looks like. We all have our biases na parang ito yung nai-imagine mo na magiging itsura kapag may love life ka na. Alam niyo yan, may iba't iba tayong mga klase ng love story na gusto natin ma-experience. Ngayon, gusto ko lang itanong sa inyo, for the next few seconds, I want you to answer this question. What's the greatest thing someone has given you out of love? Ayan, what's the greatest thing someone has given you out of love? Ayan, siguro pwede nyo i-share sa katabi nyo habang ano mamaya. Pero, ito lang, I'd like to share, I have a picture here of my family. Ayan, can I show a picture of our family? Ayan, grabe. This was us. Ito ang, ano namin, yung outing namin last before Christmas. Pumunta kami ng Ilocos. And this is our family, that's my entire family. Ayan, pero, syempre, if we're going to talk about what's the greatest thing someone has done out of love, siguro the first thing that comes to mind is parents natin,
or kung sino ang nagpalaki sa atin. Ako ay, sino dito in-admire yung mga magulang nyo? Ilan dito thankful para sa parents? Kawawa naman yung mga hindi, grabe. Ayan, hopefully lahat kayo grateful for your parents. Alam nyo, I'd just like to appreciate my parents kasi alam kong papanoorin nila ito mamaya. Ayan, my dad worked for over a decade in Pampanga and then he went to Santiago. Over a decade siya nagtrabaho sa malayo para mapag-aral kaming limang magkakapatid. Kahit yung iba dyan mukhang bata, eh mga ate ko yan. Ayan, grabe yung effort ng aking mga magulang para mapag-aral sila. Tapos ang ginawa pa ni Dad, ngayon, imbes na ini-enjoy niya ang kanyang retirement, he went back to work to help provide for my brother's tuition, para sa kanyang rent, para sa kanyang mga utilities. So grabe, grabe yung tatay ko. And then yung mama ko, parang yung una na naalala ko kanina, noon kasi madalas mag-brown out. Pag dito sa Tuguigaraw, madalas mag-brown out. Si mama, ang ginagawa niya, buong gabi hanggat walang kuryente, pinapaypayan niya kami, me, Mike, para lang masarap ang tulog namin. Grabe no, may mga ganyan na klaseng pagmamahal ng nanay. Ano pa ginagawa ni mama? Una, kapag noon, kasi syempre, hindi niya kasama si dad nung nagtatrabaho pa siya. Paglalabas kami, kunwari, pupunta kami ng McDo, kami unang mamimili kung ano yung chicken namin. Diba? first dibs sa kung anong ako kunin na pagkain. And of course, both of my parents sacrificed so much of their lives, yung tulog nila, yung oras nila, even yung enjoyment, yung leisure, maraming mga pwede silang ginawa, pero they gave that up to give us a good life. Ayan. Ngayon, what does this say? I hope na all of you have experienced a great love from the people who raised you and from the people that you consider family. Alam niyo ba, great love teaches you not to settle for less. Tama, di ba? Great love teaches you not to settle for less. Itong great expressions ng love na kinuwento ko sa inyo, it taught me not to settle for any less. Ngayon, tingnan nyo yung sarili nyo. Ilang beses na na-attempt kayo to settle for less. Alam nyo yung reminder, minahal kayo ng mga magulang nyo sa degree na yon, hindi para mag-settle kayo sa bare minimum. Okay? Kausapin nyo yung puso nyo, wag agad-agad, nagpapatibag. Okay? Alam nyo, kung minahal kayo ng magulang nyo na ganyan, kung hindi kayong kayang mahalin na mas matindi dun, wag na lang, okay? Pero, even with all of those great expressions of love, even yung mga sarili nyo, yung mga sagot nyo, none of those can compare to the love that we will learn about today. So let me invite you all to stand. We're going to read a very, very long passage. No, I'm kidding. We're going to read one verse. We're going to read one verse. Siguro para ano tayo, basahin natin siya twice kasi super short lang siya. Let's read John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. At this time, read it together. Let's go. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Let us pray. Lord, thank you for this love that you have lavished upon us. That today we have that hope, we have that light, Lord God. We have something to look forward to. We have a life that we can enjoy all because of your great love for us. Thank you, Lord Jesus, for laying down your life, for making that choice so all of us could experience eternal life, a life that is set apart, a life that is only for your glory and for your name. Thank you for giving us a love that we did not deserve, a love that we could not even imagine. Thank you for giving us that type of love, Lord God. And we pray that as you learn that, may we continue to enjoy and experience it all the days of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. All right, you may now sit down. Yung verse na yun, sobrang familiar. Siguro para sa iba sa inyo, kahit nakapikit kayo, kaya nyo i-recite. Tama? Diba? Iba't iba pa. Yung iba pa dito, for God so love it. Yun pa yung alam nyo na version. Diba? Naka-KJV pa. Pero it's so familiar to all of us. Tama? Hindi nyo first time yun marinig, hopefully. Hindi nyo first time basahin. Ayan. Pero, napansin nyo ba kung gaano ka-ironic na something so familiar talks about something that is not familiar at all? Kanina, tinatanong ni Ate Mel sa ano ang love? And some people, magkakaiba tayo ng sagot. We all have our ideas, but it's so hard to give an answer. And when we talk about, this is a verse that talks about love. And some of us, we all have our own ideas of love. Itong mundo na to, binigyan tayo ng iba't ibang klaseng idea ng love. Ano yung mga alam natin? Meron yung klase ng love na friends lang love. Alam mo yan? Hanggang friends lang tayo. Ayan. May mga iba dito, secret lang na love. Yung klase ng love na ang sweet-sweet nyo kapag magkasama or kapag nasa message, pero hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang mga magulang. Alam mo yan, yung mga klase ng love na convenient love.
mahal ka lang nila kapag meron kang mabibigay. Yung klase ng love na insecure love, tinatry niya hanapin yung sarili niya sa'yo. Pero nung hindi niya mahanap, sorry, I need to find myself. Ito yung mga alam natin na klase ng love. Ano pa? Toxic. Toxic love. Ilan sa inyo dito yung para lang, alam mo yung sinasabi mong ganito, ibibigay ko lahat ng hininga ko para lang makalipad ang kanyang mga bulaklak. So, but, alam mo yung ganun na klaseng love, yung kahit ikaw natatapakan ka na basta malinis yung sapatos niya. Alam mo yan? Or ano pa? Shallow love. Some of us settle for, ay, maganda yung ngipin niya. Tapos napansin mo, ay, may nunal. Alam mo yun, shallow love. Maybe even fake love. A lot of us have these ideas of what love is supposed to look like. We've watched all the movies, we've read all the books, nakikita natin yung mga posts sa Facebook, nakita natin yung 299 pesos na sing-sing. Yun ba? Yun bang itsura ng pag-ibig? Alam nyo, usually the romantic type of love that we are so familiar with, na we want to belong to, it usually only really belongs in movies or books. And it doesn't look good in real life. Pero today, we remember na we started this year with the theme na God's Holiness. Pinag-usapan natin yung OG, katatapos lang natin last week. At pinag-usapan natin dun yung holiness ni God. Anong holiness? Anong ibig sabihin pagiging holy? Set apart. Ibig sabihin, it's on a league of its own. It's a cut above the rest. Ganun ang itsura ni Lord. And one of the ways that He is set apart is He is set apart in His love. So today we will look at three ways that His love is set apart. Dito pa lang sa first half ng verse natin kanina, it already shows three wonderful ways in which God's love is not like anybody else's version of love. So, let's look at the first way that God's love is set apart. Yan, yung una natin, matchless love. Ito yung klase ng pag-ibig na meron si Lord. Hindi ibig sabihin walang posporo. Ang ibig sabihin nito, walang katapat. Walang magko-compare sa love na ito. Alam nyo ba, kami ng kapatid ko na si Mike kanina, one of the things that we love to do is inaasar namin yung mama namin kapag nagdi-dinner kami. Inaasar namin si mama. Yung isang ginagawa namin, nagtatanong kami ng mga ridiculous na questions sa kanya. Yung isa, sobrang minsan pinang-aasar ko to kay mama kapag ano kasi may one time yung tanong ni Mike, Ma, walang mag-iisip pa, sagot lang agad, sabi niya. Sino mas mahal mo? Macho Michael. Tapos sumagot siya, Michael. Tapos, sorry ma. Sabi niya, ang rason daw ni mami yun kasi yung last yan narinig na pangalan, so yun yung sinagot niya. Pero alam niyo, minsan tinatanong namin siya ng kung ano-ano lang, alam mo yan. Pero yung isang tinatanong namin sa kanya na parang as in hindi mabigyan ng direktsyong sagot, Ma, bakit po kami mahal? Ganun. Alam mo yan, yung parang pag nang-aasar kami ng lalambing, ganun. Ma, bakit mahal mo kami? Ganun. Inaasar namin siya. Alam niyo, kahit yun nahihirapan pa rin sagutin. Alam niyo, parang sometimes there's this type of love yung binibigay sa atin ng mga magulang natin na parang, alam mo yun, yung parang yung mabigay lang na sagot, eh, anak kita eh. Alam mo yun? Nothing comes close to the weight and beauty of God's love for us. It's a kind of love that we can't even seem to understand. It's a love that doesn't make sense in a world na tinuruan tayo na ang pag-ibig kailangan mong i-earn. Tama? This world's versions of love, they are fickle. Ibig sabihin, nawawala lang yan. They are temporary, it's conditional, it's selfish, and it's limited. Tapos sinasabi tayo na yun yung kailangan mong i-earn na pag-ibig. Pero in a world filled with such substandard expressions of love, this is how God loves us. Lamentations 3 verses 22 and 23. The steadfast love of the Lord never ceases. Hindi natatapos, hindi nauubos yung pag-ibig niya para sa atin. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. In a world na kapag may unti lang na nagbago, kapag nakita kaunting red flag, kahit medyo pink flag pa lang, bumibitaw na, this is how the Lord loves. He never ceases to love us. God so loved the world. Ano, kapag sinabi na the world, sinasabi doon, mahal niya ang earth? Hindi. Ang sinasabi dito, God loves us. God loves fallen humanity, all of humanity. At hindi lang God loved the world, God so loved the world. So loved. Sobrang minahal niya, sobrang mahal na mahal niya. Ganun niya tayo minahal. He loved us at our worst. He loved us at our worst. How else did He love us? John 15 verse 13. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. Itong sabi, pero nirebat din in Romans chapter 5 verses 7 to 8. Sabi dito,
Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. Pero ito sabi, but God demonstrates His own great love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Alam niyo yung sabi kanina, si Jesus nagsabi noon, greater love us no one than this, na may mamamatay para sa kanya mga kaibigan. Tapos itong sabi niya, ganito namatay si Jesus, namatay siya para sa iyo nung kaaway kanya. Nakikita niyo, may nakita ba kayong nagmahal ng ganun? May nakita ba kayo na ganito ang level ng pagmamahal? Ako, every time that I have conversations with the students na, alam mo yan, yung nasaktan sila ng kaibigan nila or meron sila pinagdadaanan, alam nyo, one of the hardest things to do is to forgive. Pero ito, tingnan mo, He did not just forgive, He loved. He died for us while we were His enemies. 1 John chapter 3, verse 1, see what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Alam mo yung ano dyan na we get to call God the Father. Every day we get this. Ito grabe, ito yung expression. He has lavished it on us. Alam mo yung klase na parang punong-puno na. Imagine ko kasi dito yung parang gagawa ka ng sandwich. Tapos punong-puno na ng palaman. Ganun yung imagine ko eh. Ni lavish, lavish, lavish yung binigay ng pag-ibig sa atin. Ganun katindi. Ganyang ka-beautiful yung binigay na love sa'yo. At alam mo yung matindi, binigay siya nung hindi ka kamahal-mahal. Are there days that you wake up and you don't like yourself? Are there days when it's so hard for you to love yourself? Are there days na you believe what people say about you? Are there days na you think na you have to earn the affection and the acceptance of others? Alam nyo, God does not care about it. Hindi nababago yung pag-ibig niya para sa'yo. God's love is so set apart that He chose to love us unlimitedly, unconditionally, undeservedly. Can we read those three words again? Unlimitedly, unconditionally, undeservedly. Unlimitedly, it never ceases, hindi na uubos. Unconditionally, hindi kailangan na mabait ka, hindi kailangan good boy or good girl ka, hindi siya Santa Claus. Mahal ka niya kahit sino ka pa. And undeservedly, kahit hindi ka kamahal-mahal, na mahal ka pa rin niya. And so many expressions of that love are felt every day. Alam nyo, this is the reminder for us today. What does God's love look like? You don't need to change a thing about yourself. He loves you. You don't need to earn His love because He already loves you. And you can change how He loves you. He has and He always will love you. This is the way that God loves you. He loves you no matter who you are. You don't need to earn His love because He already loves you and you can't change the way that He loves you. Kahit masaktan mo siya, kahit may gagawin ka na hindi ka tanggap ng iba, He will always love you. Alam nyo ba, in this world, we're taught that we need to earn love. Pero the greatest irony is this. The great irony is that the greatest love you could ever receive is the one that you never had to earn. That's the love that God has given us. It's a love that's so great, nothing on this earth could compare. It's unlimited, it's unconditional, it's undeserved, and you don't need to earn it. This is the love that's been given to you. There's no love like it in this earth. Hindi yun kayang ibigay ng kaibigan mo, hindi yun kayang ibigay ng lodi mo sa K-pop, hindi yan kayang ibigay ng crush na crush mo sa school, hindi yan kayang ibigay ng bias mo. Si Lord lang ang kaya magbigay. That's the love He has given. The second way that His love is different from anyone else's is that He has selfless love. Ano yung word sa atin dito? That He gave. For God so loved the world that He gave. Sabi dito, I'm just going to tell a little story. I used to be heavily bullied when I was in elementary. It's painful to remember, pero whenever I remember this story, may nangyari kasi na I was, alam mo yung pinagbubulungan sa likod, iba't iba yung nasasabi. Kinuwento ko ngayon sa nanay ko. Sinabi ko kay mama, ma, ganito ginagawa ng mga kaklase ko. Pero alam niyo yung parang, dahil wala ka nang masabihan, feeling mo wala kang kakampi. Tapos sinabi ko kay mama, tapos sabi ko, ma, wag ka pupunta ng school, wag mo ano, kasi ayoko, alam ko lalala. Alam ko lalala. Alam niyo nangyari? Sinabi ni mama, oo. Kinabukasan pumunta siya. Pumunta siya ng school. Long story short,
After ginawa na nanay ko yun, as in, sinigawan niya yung teacher, sinigawan niya yung klase namin, bakit yung ginagrito yung anak ko? Ganyan. Alam, hiyang-hiya ako, grabe. Hiyang-hiya ako. Tapos nung ano nun, parang as in, hindi ko maharap si mama ilang years na nakaano yun sa puso ko na parang hindi niya dapat ginawa yun. Hindi niya dapat ginawa, hindi sana nangyari yun sa akin. Pero alam nyo, I spent so many years believing na what they were saying about me was right. I spent so many years believing na I had to be different so I could earn the approval of these people who hated me. Eh, may nagmamahal na sa akin. Alam nyo, nung na-realize ko yun, nagkukwentuhan kami ng kapatid ko minsan, bigla na lang ako lumuluha nung naalala ko yun, na for the longest time I held it against my mom, eh ginawa niya yun dahil mahal niya ako. Alam nyo yun, pinuntahan ko siya kinabukasan, niyakap ko siya, ma, thank you at dinefend mo ako. Alam nyo yun? How many times have you tried to earn the acceptance and love of those who have never given you anything? Pero yung sabi dito, God expressed His love by this. He gave. Si Lord, pinakita niya yung faithfulness niya bawat araw. Minamahal ka na niya. Pinaparamdam niya pa kung paano kanya minamahal. Love is at its best, not when it's conditionally promised, but when it's freely expressed. Hindi yung pinapangako siya kapag ganito ka, tatanggapin ka namin sa grupo namin kung gagawin mo to. Mamahalin kita kung ganito ka. Mamahalin kita kung kaya mo tong gawin. Alam mo yun, all of these conditions. Pero you know what? God freely expresses His love. Sabi dito, Romans chapter 5 verse 8, but God, anong word dito? Demonstrates His own love for us in this. He demonstrates His love. How many of you are thankful for how God has demonstrated His love in your life? Maybe it's not something that you've noticed. How many of you have felt this? God is a God who gives. God is a God who gives. Ilang beses sa inyo na parang as in walang-wala ka na pupul through si Lord. How many of you have experienced His provision? Ilan na sa inyo yung akala nyo hindi naaabot yung pera para sa tuition nyo tapos biglang meron pinanggagalingan? Ilan na sa inyo yung parang sobrang walang-wala ka na tapos it comes from unexpected places, God helps you. When you feel like wala nang nasa tangke mo pero nandyan pa rin si Lord. Alam nyo, in a world where we look forward to flowers or chocolates or kahit message lang kapag Valentine's, tapos minsan yung binibigay pa nila na gift kapag Valentine's, eh galing pa sa allowance nila. Alam mo yan? How many of us have settled na parang ito yung biggest part ng February or biggest part ng buhay mo? Everyday pinaparamdam ni Lord sa'yo na He's your good shepherd. He knows exactly what you need before you ask Him. You shall never want. Ilang beses nang pinaramdam ni Lord sa'yo, He is a God who gives strength to the weary and the faint. Ilang beses na nagkaroon kayo ng project na tatlo kayo, tapos biglang parang ikaw lang yung naiwan. Ilang beses yun na naramdaman na parang ang daming times na hindi mo kaya, hindi mo alam kung paano ka aabot dun sa end ng Hell Week, day one pa lang. And then He gives you strength. How many of you na merang ang dami sobrang hindi nyo talaga maintindihan and then somehow when you ask for wisdom, He gives it. How many times have you experienced God's grace in your life? A grace that is more than sufficient. And how many of you have known every single day? Sabi dito, all good things come from? All good things. Yan, when you look at it, this is He always expresses His grace to us and His provision. Our God is faithful. Alam nyo, I have this song that I love. Last three weeks ago, I shared yung song na The Greatness of Our God. We actually sang it ng Campus Worship Night last week. Pero ito, let me share another song to you guys that I really love. It's called No One Ever Cared For Me Like Jesus by Stephanie Gretzinger. Yan. Uy, grabe. Great singer yan. Ayan, ito yung lyrics niya. Sabi niya, no one ever cared for me like Jesus. His faithful hand has held me all this way. And when I'm old and gray, and all my days are numbered on the earth, let it be known, in you alone, my joy was found. Grabe yung statement pa lang na yun, no one ever cared for me like Jesus. Hindi yung may pakialam lang siya, pero inaalagaan ka. After all of the things that you've gone through in life, I hope that there will be a constant realization for each of us. God will always and has always been faithful. I can't imagine my life without the faithfulness of God. As in, kung hindi ko natagpuan yung sarili ko kay Jesus, kung saan ako napadbad, na-kick out, kung yung nangyari sa akin na muntik ako hindi gagraduate ng college, yung nangyari sa akin na hindi ko alam yung direction ko after gumraduate, alam nyo lahat itong mga struggles na to. Kung wala si Lord, di ko talaga alam kung nasaan na. And there are so many moments like that in your life if you only just pay attention. God is faithful.
God is a God who gives. His decision, ito yung ano niya na, sa sobrang pagmamahal niya, ganito, whatever he has sworn to do, he will do it. More than any need of ours, ito yung pinakamatindi. His decision to give mankind a way out, hindi lang yun basta-bastang decision. Hindi yun yung basta naisip niya na, mamatay kaya si Jesus para sa kanila. Hindi ganun. It was a plan that was set into motion from the very moment that we betrayed Him. Alam niyo, para sa bawat isa sa atin, pinapakita ni Lord. Alam mo, ito yung grabbing statement pa na sabi na His kindness is supposed to lead us to repentance. Every single day that we get to enjoy the goodness of God, it's not because we deserve it. It's because of His great love. At ito yung pinakamatinding expression ng pag-love at pag-give ni Lord. The third expression of His love, relentless love. What did He give? He did not just give yung kailangan mong pagkain, hindi lang daily bread, hindi lang tubig, hindi lang tuition. He gave His only Son. His love is relentless. Remember the question kanina, what's the greatest thing someone has given you out of love? There is a greatest thing that someone gave you out of love. God's love for us is relentless. Ibig sabihin, hindi napapagod. As in, alam mo yung klase na parang kahit putulin mo yung paa, hahabulin ka pa rin. Ganun. Ganun na klase. At nai-imagine ko dito noon, meron yung one time na parang paubos na yung baterya nung sakay namin nila Jilson. Tapos hinahabol kami ng mga aso. Alam mo, kahit malayo na sa bahay nila, dire-diretso. Siguro dahil nakita kami ni Jilson, uy, masarap. Nasanay puro buto, nagkalaman bigla. And, pero alam mo yung as in, wala talagang walang pakundangan na ahabol. Ganun ang itsura. His love for us is relentless. His love for us is relentless. Kahit anong iwas mo, habulin ka talaga, no matter what the cost. That's how Jesus loves. That's how the Father loves you. Let me point you to a little passage in Genesis chapter 22, verse 14. Siguro kapag nakikita natin ito, this happened nung pumunta si Abraham sa taas ng mountain, dala-dala niya si Isaac. Yun yung binigyan siya ni Lord. Sabi niya, i-sacrifice mo sa akin yung anak mo. Tapos ito yung statement nung nagkaroon, nung sinabi ni Lord sa kanya, no, wag mo i-sacrifice, parang nagkaroon ng testing sa kanya. Ito, pinangalanan ngayon ni Abraham, he called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. Imagine, ano nangyari nung nagkasala si Adam at saka si Eve? What did God do? He slew an animal, blood was shed so that they could be covered up, para mapagtakpan yung shame nila. And then what happened, nung time na ito na isa-sacrifice dapat ang anak, ano nangyari? Nagbigay si Lord ng ram. Diba? Nagkaroon ng ano nito. Pero both of these are imperfect. Ilang beses na makikita niyo sa Bible, these are all foreshadowings. Sabi dito, on the mount of the Lord, it shall be provided. This is already a foreshadowing of what God would do. He provided His Son to go up on a mountain to be the sacrifice for your sins. Years later, after nitong statement na to, sinong nagbigay? Hindi si Abraham. Si God ang nagbigay. That's how it was expressed. Hindi siya basta-bastang desisyon na Lord na naisip lang na, sige, pagbigyan natin itong mga to. Hindi. It was always a part of His plan. That's how far God has gone for you from the very beginning. I need to get it perfect so they could be set free. That's the love that He has for you. Relentless. Kung tayo nakakalimutan natin yung plano natin, kahit after 2 days pa lang, si Lord, over thousands upon thousands of years, His love for you has always been relentless. John chapter 10, verses 17 and 18. We're almost done. Sabi dito, "For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father." This is Jesus speaking. Ito ang halaga ng buhay niyo para sa Kanya. Sabi niya dito, He laid down His own life of His own accord. Hindi siya pinilit. Binigyan siya ng charge, but He had the choice. Alam niyo yung ilang beses na nakikita niyo kung ilang choices ang ginawa ng magulang niyo para sa inyo na kayo mismo, you would be too selfish to make. Nakikita niyo yun? Ito siguro mga times 1 billion, 10 billion, 100 billion. Anong klaseng pag-ibig to?
na He would choose to do that for us while we were still sinners, while we didn't deserve it. At alam niyo pa kung gaano katindi, gaano ka-relentless yung pag-ibig ni Lord. Alam niyo yung ilang beses na parang kapag ilang beses ka nang binasted, di ba parang minsan ayaw mo na, duguan ka na. Ilang beses ka nang ni-reject, di ba duguan ka na. Ilang beses ka nang ni-reject nung teacher, ayaw niya na basa yung message mo. Alam mo yan? Pero tingnan mo yung pag-ibig ni Lord, ganito ka-perfect yung expression ng love niya. He took into account our betrayal. Imagine nyo na yung pinag-betray ng mga tao sa kanya na pinalaya nila yung may kasalanan na si Barabbas. So He could be crucified in His place. It was a part of the plan. Gaano katindi yun? What great love is that? Na sobrang wisdom, sobrang expression ng love na even when we push Him away, it couldn't stop His plan. Alam nyo ba kung bakit kayo nandito today? It's still because of this same love. That same love brought you here today. It's not an accident na may nag-imbita sa inyo dito. Hindi aksidente lahat ng pinagdaanan mo sa buhay to get you to that point, to get to meet Jesus. And if you are here today, I know that we have mga bago palang na tao, ngayon palang naririnig na ito. Alam nyo ba, God's love has stopped at nothing to win you back. You are not here for nothing. Romans chapter 6, verse 23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ano sabi dito? Free gift of God. Ngayon, kapag sinabi natin free gift of God, ibig sabihin ba nito, ay cheap, libre. Hindi, that's not what it means. Kaya siya libre, kaya libre itong grace na ito, it's free because someone already paid the dear price for it. Hindi mo na siya kinailangan pagbayaran, kaya libre na siya na inaabot. This grace is not free because it is cheap. It is free because someone already paid the dear price for it. Alam niyo kung anong halaga nung ino-offer na gift sa inyo? It costs the life of an innocent lamb. It costs the life of God. Pero ito ngayon, when we think about it, itong title nitong series natin, it's Love Like This. And for some of you na matagal na sa Victory, you may be familiar kung saan kanta siya galing. It's a song called Love Like This. At meron yung sobrang ano dito, masaya kasi yung tono niya eh, upbeat na kanta eh. Pero meron yung lyric dito na sabi, how could I deserve a love like this? When you think about the matchless love of God, His unlimited, unconditional, and His undeserved love. When you think about His provision for you, how He expresses His kindness and His goodness every day. When you think about His relentless love that never stopped. It's never stopped to bring you freedom, to bring you this free gift. How could we deserve a love like that? That's the love that we are talking about. Kapag binabasa natin ng John 3:16, hindi lang out of memory, matindi yun. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. What amazing love has been expressed for you. And now, this is what it means ngayon. Now we know about this love, we know about the gift, we know about this grace that's being extended, pero a gift can only be enjoyed once it's received. Kahit anong ganda ng gift dyan, alam nyo kapag Christmas, kapag hindi kayo pumunta ng Christmas party, kung hindi nyo kinlaim yung nakapangalan sa inyo, hindi mo ma-enjoy. Alam mo yan, you need to receive the gift. And if today, narinig mo ito, this is the gift that's being given. Alam nyo ba ang sabi sa Bible, when you read through John, what does it mean to receive the gift? It's the same as, to receive means to believe. To receive means to believe. It's to believe that Christ indeed paid the price for you. It's to believe that God went through all that pain, that God Himself gave up His own life so you could experience life and life to the full. To receive is to believe God at His word. What's His promise? Diba ang sabi dito that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Today, I believe that God is knocking at the hearts of many people today. And that is the invitation. Receive it today. Receive the free gift. Believe that this is what I have done. That's all you need to do. You don't need to earn it. John chapter 10, verse 10.
As I end, this is what the Lord is inviting us. Ang sabi dito, the thief or the enemy, he comes only to steal and kill and destroy. He offers us love that amounts to nothing. Friends lang love, toxic love, shallow love, all of those types of love, all of those conditional types of love, all of those fake types of love. But you know what? The Lord came to give you life out of that love that He has, to have life and to have it abundantly. This, yung pag-ibig niya may kasama pang price. And this is what the Lord is inviting us today, to experience His life-giving love. So as I invite everyone to stand, walang malamig na Pebrero, walang malamig na taon, walang malamig na gabi kapag kasama si Lord. Kasi ganyan, nagbabaga yung pag-ibig niya para sa inyo. That's how much God loves you. So today, bago tayo mag-pray, can you lay your hand over your heart today? That's how much God loves me. And just say it, that's how much God loves me. He loves me like nobody else. He loves me with an unlimited love, an unconditional love, an undeserved love. He loves me selflessly, and He loves me unrelenting. That's how much God loves you. So today, with all heads bowed and all eyes closed, I believe that there may be some people who have forgotten just how precious that love is in their lives. Maybe naniniwala naman na kayo kay Lord, you've been following, you've been attending church, you've surrendered your life, but you've forgotten about that love. You've settled for less. Today, if you're here, and you know in your heart na tinry mong hanapin yung satisfaction in all the things that this world could give, and you forgot to make Jesus the priority, you forgot the love of your good Father, of the Shepherd. If that is you today, why don't you lift up your hands? And today, let's ask God to pour out that love. If that's you, don't be shy. Just lift up your hand. Yes, I see those hands. I see those hands. We're praying to God today. Lord Jesus, thank you dahil ganito yung pag-ibig mo para sa akin. Thank you dahil hindi katumigil na habulin ako at habulin ako kahit ilang beses kong tinry na lumayo. Lord Jesus, thank you for reminding me today of how much you love me, of the love that you have given that I did not have to earn. Thank you, Lord Jesus, for allowing me to experience your grace kahit na sinasaktan kita. Lord, today, I resurrender my heart to you. I resurrender my life. Lord, you see how many times I've tried to find my satisfaction in other things. And Lord, today I repent of all of the times that I tried to find my satisfaction in things that could never satisfy. And Lord, teach my heart again to fear you. Teach my heart again to trust in you. Teach me to experience again the joy of your salvation. Help me to never forget. And help me to live a life that is honoring unto you. Lord, today, I'll teach my heart and teach my mind, Lord God, to take steps to be able to follow you and to turn my life around. Lord, I don't want to look anywhere else anymore. I don't want any more of the empty love that this world could give. Lord, I want to enjoy your love again. Help me to see your faithfulness every single day. Help me to enjoy how you have expressed your love. Help me to see the beauty of the gospel every single day. Let me never take it for granted. From this day forward, I know, Lord God, sobrang napagod ako. Sobrang ilang beses kong tinry hanapin yun. Lord, I pray that you pour out your rest and your refreshment, Lord God, upon your sons and daughters today. I know that some of them have tried relentlessly to find it and have never found it. Today, pour out your peace upon your sons and daughters. Experience and enjoy my love. Receive it today. Receive it. Let's take a deep breath and receive the love of God. Receive the love of God. You may now put down your hands. And the second group of people that I'd like to pray for, maybe there are some of you here today. This is an invitation that God is extending. Ini-invite niya kayo to experience life to the full. And today, you know what? All of us, that offer is being given. And if you're here today, maybe first time mo dito, or maybe this is the time that you know that God is knocking on your hearts. Let me in. Believe and experience life that is truly life. If that is you,
if you want to start a brand new relationship with Jesus, if you want to enjoy His love, if you've never experienced that love, if you've never experienced the joys of salvation, if that is you today, no one looking around, let's close our eyes and bow down our heads. If that is you, why don't you lift up your hands and pray this prayer with me? Don't be shy. If that is you, you want Jesus in your life, you want to experience that love, just lift up your hands, let's pray together, right? See those hands. Repeat this prayer after me. Lord Jesus, I acknowledge that I have sinned against you and that I have hurt you. But Lord, today, I choose to believe in what you have done for me. I choose to believe that you set aside your life so I could be set free. Lord, I repent of all of my sins, of all of the things that I've tried to hide. Help me to live a life that is honoring unto you. Lord, today, I accept you into my life as my Lord, my Master, and my Savior. Help me to will, to work, and to live for your good purpose and for your pleasure. Lord, we pray, Lord God, for our brothers and sisters who stand here today and have chosen to believe and surrender their lives. Lord, today we indeed declare, we believe with them, na today is the start of a brand new life. Today is the start of a brand new and wonderful walk with you, experiencing your love and your freedom every single day. Lord, we pray that today we indeed declare over our brothers and sisters, you are a new creation. You are a new creation. The old has gone, the new has come. Help them to live lives that are honoring and pleasing unto you. In Jesus' name we pray. Amen. So for those people today, if you believe that you have been struggling or if you want to have that conversation, it hasn't completely sunk in yet, or if you raise your hand, let me invite you to take the step. We have mga kuyas and ates mamaya after the service. Take the time, just ask them, Kuya, what's the next step? What should I do? We're going to tell you about something called one-to-one, what steps you should take. Pagkatapos ito, we want to help you on this brand new walk with Jesus. It's going to be a beautiful, it's not easy, it's not how you imagine it, but it's the best thing ever. We want to help you live a life that you will never, ever regret. Right? Let's praise the Lord. Si Yahweh ang aking pastor, di ako magkukulang, pinaimlay niya ko sa lutiang pastulan. Inakay niya sa tahimik na patisan, pinanunumbalik niyang aking kalakasan, pinapatnubayan ng bawat hakbang, di ako nag-isa. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, Yahweh, sa'yo ako'y mananahan, Yahweh, 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 oh, Yahweh, Yahweh, ikaw ang aming Diyos, ikaw ang siyang nagligtas sa amin, sa'yo ako'y mananahan. Man,
ako sa ipis ng kamatayan. Bakit tayo walang lugar sa pusong may tiwala? Dumaan man ako sa lipis ng kamatayan. Takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Dumaan man ako sa lipis ng kamatayan. Takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang gan, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y manalangin, Yahweh, Yahweh, oh, oh, Yahweh, Yahweh. Ako'y manalangin, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y dumaan man ako, dumaan man ako sa lipis ng kamatayan. Takot ay walang lugar sa puso may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ang lahat-lahat. Wala na bang ilalakas na palakpak dyan? Yun! Yun talaga yun! Okay, diba? Thank you, Kuya Matthew. Salamat kay Lord sa buhay mo. Grabe, ngayon namin mas naintindihan. Ganun pala yung for God so loved the world, no? Matchless, relentless, selfless. So alam nyo na, hindi na lang siya yung love na fake love lang, sabi ni Kuya Matthew. Yun yung love na binigay kahit hindi tayo kamahal-mahal. Wow. So, palakpakan natin si Lord. Yan. Wala na bang ilalakas dyan? Ayun. With energy. With passion. Okay? So, there's just one announcement we have. Okay? This is just the first installment of our series. May next week pa. Pakisabi sa katabi. May next week pa. Yan. And we have great surprises for you next week. Kaya mag-attend kayo. Invite your friends. We have invitation cards sa likod. You can get one from our ushers later. Okay? So, yun. Today, our exhorter for tonight is a beautiful, passionate. Grabe to mag-lead. Bigatin talaga to. So, isa siyang accounting information system student, fourth year sa CSU, Ate Angela Tudau. Thank you for that, Ate Mel. So, good evening, world changers. And grabe naman natin. Gusto ko yung sabi na Ate Mel na bigatin. Literal. Dejel. So, as I exhort you to our giving, let me read you 2 Corinthians chapter 9, verse 7. It says here, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So this verse is about the attitude one should have towards giving. It emphasizes that giving should be a personal decision made willingly and joyfully rather than out of reluctance or because of pressure. It's not just about the act of giving, but the spirit in which it is given. So, God appreciates those who give with a happy heart, indicating that the motivation behind their giving matters to Him. This verse encourages us to give generously and joyfully, reflecting the generosity and love of God Himself.
So let me share my testimony. This happened last October 2022 during the face-to-face big event. Shout out sa mga nakapunta nun. So it was near giving time when I checked my bag. May nakita ko 50 pesos. Siguro in some regular days, isipin ko na that 50 pesos is just enough na pamasahe for tatlong sakayan. Yes, estudyante, syempre. So nakita ko si 50 pesos, nas inyo na lang yung pera ko. Pero when giving time, I didn't hesitate to give it all. Parang I was given the wisdom back then to give it all, for God loves a cheerful giver. Yan. Before the event ends, miracle happened. Naks. Grabe ang bilis ng reward ni Lord. Excuse me. There's this TikTok challenge po. Ako lang yung may entry. So I won the prize. Grabe, times 10 agad yung balik. This is a reminder that we should give with a happy heart and willingness. God doesn't just look at what we give or how much we give. He values a cheerful giver, someone who gives with joy and generosity of spirit. So let's bow down our heads and pray. Heavenly Father, we come before you with open hearts, ready to give as you have called us to. We thank you for blessings you have bestowed upon us, and we seek to share these blessings with others, not reluctantly or under compulsion, but cheerfully. Help us, Lord, to give as we have decided in our hearts. Let our giving be a reflection of our love for you and our gratitude for all that you have done for us. Guide us to give generously, willingly, joyfully, just as you have generously given to us. We pray that our giving will be a blessing to others and bring glory to your name. Help us to remember that it is more blessed to give than to receive, and that you love a cheerful giver. Thank you, Lord, for the opportunity to give, for the joy that comes from giving, and for the work you are doing in our hearts through our giving. We pray all this in your precious name. Amen and amen. So we have envelopes on your chairs when you can write your prayer request. Our prayer warriors will be praying for those requests during the on-site prayer meeting every Wednesday at 5:45 to 7 o'clock p.m. sa Blue Room po. We are also inviting you to come and pray with us. So God bless as you give. Possibilities, showing off your expertise, and no one can compare to you, to you. You're breaking all the boundaries, you promise our reality. You make us live and move like you, like you. Dance and come alive in the morning. There's power when we do wonders every day. Tell of all that you do. Oh, 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 oh. Your miracle, miracle. Oh, 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 oh. Jesus, oh. Oh, 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 oh. Your miracle, miracle. Oh, 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 oh. Jesus, your miracle. He's taking all our unbelief, calling us to taste and see, shaping us to be like you, like you. Why don't we just stand in our feet right now? Dancing, come alive in the morning like this power when we do. Sing
wonders every day down for the truth to campus gathering after the service po. And hanapin na lang po kung anong campus kayo. And thank you very much.